Jane Canisterio, aka Chandlings and your skincare guru, muling nagbabalik sa aking panibagong video. So if you are new to my channel, please consider my channel to subscribe and don't forget to click the notification bell para i-update kayo ni YouTube sa mga bagong video na i-upload ko pa. So dun sa mga baguhan at matagal nang nakapag-subscribe, I always say this into my introduction. Salamat, salamat, salamat po sa tiwala at pinagkaloob niyo sa akin sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aking channel. Salamat po. Okay, so I really have a lot of channel, a lot of videos pala, okay? But most of my videos are beauty product, whitening product, review, legit review, at nagre-review din ako ng mga Lucky Charm at mga pampaswerte. So, i-consider niyo po itong channel na to para i-subscribe nga, di ba? So, without further ado, let's start our topic for today. So, ngayon, usapang pampabeauty na naman tayo. Siyempre, nakita na yung title at nakita na yung thumbnail. So, ngayon, meron tayong i-discuss na product, okay? So, hindi na natin patatagalin pa kasi nakita niyo na yung thumbnail nga, nakita niyo na yung title. So, this is all about Koji Sun Skin Lightening Face Cream. So, pag sinabing Koji Sun Skin Lightening, alam naman natin pag Koji Sun, pampaputi. Talagang andoon na talaga yung salitang pampaputi. Okay, so ngayon, alam naman natin sa mga nakakakilala na sa akin, hinihimay-himay ko yung isang produkto sa pamamagitan ng apat na categories. Okay, so number one, which is yung packaging ng isang product. Number two, the price of the product. Number three, the texture of the product, rather. And the last, the category number four, which is nga yung pinaka benefits niya. Ano ba talaga? Nakakaputi ba talaga tong skin lightening face cream or facial cream? Ano ba yung mga ano niya? May positive ba? Or totoo bang nakakaputi? Ano ba talaga? Positive or negative ba? So lahat po yan sasabihin ko sa inyo one by one. So you really have to watch this video. Kung kayo po eh Koji Sun user or naghahanap kayo ng mga effective na facial cream or face whitening cream, well, this video is just right for you and you might consider this product as well. But before that, yun nga, panoorin nyo muna tong discussion natin. So ngayon, hindi na tayo magpapatumpit-tumpit pa. Let's proceed to category number one, which is yung packaging. Yung packaging niya, nasa kahon, which is for me, maganda siya, napaka-simple, pero very, ano siya, very presentable, ika nga. Tapos kung titignan nyo yung kanyang tube, para lang siyang maliit na toothpaste. Okay, so ngayon, meron siya expiration date dito. So, yung pinaka-expiration date niya is 2022. So, kada tube niya is meron lang siyang 22 grams. So, para sa akin, napakaganda ng packaging pero parang medyo nakokontian ako or parang naliliitan ako sa product na ito. But nevertheless, the package itself is wala akong masabi. Maganda, presentable, very simple, very eye-catching. Ika, Koji Sun na Koji Sun talaga. Logo pa lang, di ba? Para na siyang yung sa mga Japanese girl, yung geisha ba yun? Ayan po siya, oh. Tapos, kung titignan nyo po dito, meron po siyang information. At dito rin po, meron siyang information. So, mamaya, babasahin po natin yan one by one, okay? Para at least, alam nyo kung ano ba talaga yung kiniklaim niya itong product na to, okay? So, ngayon, let's proceed to category number two, which is yung price. Okay, binili ko to sa Lazada and hindi naman kailayo na halos lahat talaga ng produkto na nire-review ko dito sa channel ko is mostly talaga is came from Lazada or minsan sa Shopee. Pero minsan din eh bumibili din ako sa mga supermarket. But most of the time talaga, since pandemic ngayon at bawal lumabas, mostly talaga through online ako nag-order. So like Lazada or Shopee, okay? So binili ko to sa mga nagtatanong magkano binili ko dito. Sa Lazada, binili ko dito is 81 pesos. So kung tatanungin nyo ba ako, 81 pesos, is it expensive or mura para sa isang Koji Sun Skin Lightening Face Cream with SPF 15, okay? So i-discuss ko po sa inyo yan later, okay? So kung tatanungin nyo ba ako, 81 pesos, but for me, it's truly expensive. Okay? Kasi 22 grams lang, napakaliit lang niya para sa 81 pesos. Plus, alam naman natin kapag mag-order ka ng Lazada or Shopee, meron po talagang kaakibat na shipping fee, which is nasa, papalo siya na nasa 40 pesos or 45 pesos, something like that. So, 81 plus 40 plus pesos is nasa 100, nasa 120 plus. So, sobrang expensive
expensive na siya kasi nga ang liit lang talaga niya. So yun yung parang medyo nakakanega dito sa Kojisan Skin Lightening Face Cream na parang sobrang ang konti pero yung price niya parang medyo may pagka-expensive. So parang hindi siya akma. Okay lang po sana kung medyo mahal siya, pero yung dami naman niya, yung laki naman niya, yung laman niya, eh sana naman medyo mas malaki-laki. Kasi parang hindi ako natutugmaan, ika nga, di ba? So for me, if you will ask if this price is very friendly ba or truly budget-friendly, well for me, it's not. Medyo mahal siya para sa akin, no? Okay? So the price is parang flop pagdating sa prices. It's really kind of expensive, okay, for 81 pesos plus the shipping fee itself, okay. So ngayon dadako na po tayo sa category number 4, which is yung texture ng product. But before I reveal the texture, mapakita ko sa inyo, gusto ko munang basahin kung ano ba yung talagang kiniklaim niya to, ano ba yung mga information niya to, para at least alam nyo kung ano ba talaga yung mga nakasaad dito. Okay, so parehas lang sila. Kung ano yung nakalagay dito, yun din yung nakalagay dito. Okay, so Kojisan Skin Lightening Face Cream with SPF 15. So yung SPF 15, it means Sun Protection Factor. So ibig sabihin, pwede siyang makaprotekta sa sinag ng araw. Okay, so pwede na rin siyang sunscreen, ika nga. So lightens skin tone while visibly reducing dark spots and blemishes. Okay. With UVA or UVB filters to protect skin from harsh environmental factors that can lead to skin damage. Moisturizes skin, keeping it soft, smooth, and well hydrated for up to 24 hours. Okay, so zero pigment light technology. A unique skin light delivery system that effectively bonds the potent active ingredients to ensure that it's absorbed by and activated in your skin and areas where it is most needed. This powerful mode of action zeroes in all dark spots, age spots, scars, melasma, and hyperpigmentation, giving you a lighter, even skin tone. For best result, use twice a day. Okay, so how to apply? Apply after toner with clean fingertips, massage an ample amount in the face in a circular motion. So, paggagamit po kayo nito, mag-toner muna kayo, yung facial toner, and then pag nakapag-toner na kayo, and that's the time niya siya pwedeng ipahid. Okay, so ngayon papakita ko sa inyo yung tamang pagpahid, at papakita ko na rin po sa inyo yung texture niya itong product na to. Okay. So by the way, nagamit ko na to for almost 2 weeks na. Okay? At kokonti na lang po siya. And kaya nga, 'di ba lagi ko sinasabi na pag nagre-review ako ng isang product, ang pinaka time frame ko po talaga is 2 weeks. And then after 2 weeks, tsaka ko na siya gagawa ng honest review para kung ano man yung mga napag-alaman ko, yung mga naging resulta, eh malalaman nyo. So ganito lang po yung kanyang itsura. Wala siyang pinagkaiba sa toothpaste. Kung ano yung texture ng toothpaste, pero syempre hindi naman siya menthol, di ba? So malapot po siya, may pagkamalapot. Okay? Tapos yung amoy niya napakabango, pero hindi siya matapang yung bango niya. Very, very mild lang yung amoy niya. Okay? So ganito lang po yung pagpahid niyo. Okay? But uulitin ko, kailangan mag-apply muna kayo ng facial toner or face toner sa mukha, and then after applying toner, tsaka kayo mag-apply nitong Kojisan Skin Lightening Facial Cream. Okay? So, ganyan lang po yan. Okay? Pero, kung bagong ligo naman kayo, kahit hindi na po kayo mag-toner, okay lang. Okay? So, ang technique ko sa inyo para mas makita nyo yung resulta, magpahid po kayo ng marami. The more na marami kong ipahid, mas mabilis yung epekto ng kanyang mga benefits, kung ano man yung benefits niya. Okay? And then, apply this into the circular motion. And you can apply this to your neck as well, okay? So, mamaya na ako magpapahid sa neck. So, ganyan lang po siya. Pwede siya sa neck, pwede sa face. Pero hindi po siya pwede gawing lotion sa katawan. This Kojisan Skin Lightening Face Cream is entirely for the face and for the neck only. You cannot pahid this to other parts of your body, okay? So, sana po malinaw. Okay, pwede sa ilong, pwede dito sa mata. Ayan.
Ganyan lamang po, okay. So, papasensya niyo na. So, ganyan lamang po, okay. So, for me, okay siya. Yung texture niya, yun lang nga. Mabango siya, pero malagkit siya sa mukha, okay? Medyo malagkit siya sa mukha. At parang nakaka-greasy. Alam mo yun, yung parang mamantika yung mukha mo. Pero kung tatanungin niyo ba kung mabilis ba siya matuyo, hindi siya ganun kabilis matuyo, okay? Although natutuyo siya after siguro mga 30 minutes or 1 hour, pero andoon pa rin yung lagkit feeling pag nagpahid kayo nito. Kasi may iba kasing facial cream na kapag pinahid mo, ang bilis niyang matuyo, tapos kapag natuyo na, parang nagiging soft siya, parang siyang nagiging powder. Ito kasi hindi. Iba tong Kojisan na to. Pag pinahid mo to, talagang ramdam na ramdam mo yung lagkit, malagkit siya sa mukha, medyo matagal siyang matuyo, tapos nakakamantika ng mukha. So, kung kayo po eh, may mga dry skin, pwedeng-pwede sa inyo to. At halimbawa, dry skin kayo, dry face, at hindi kayo oily, tapos gusto nyo magpaputi ng mukha, pwedeng-pwede nitong gamitin. Kasi ang lakas niya makapag-moisturize ng skin, itong Kojisan Skin Lightening Face Cream. So, kung kayo po eh, may mga dry face, super highly recommendable ko po sa inyo to. So, yun lang nga, medyo may kamahalan. Ika nga, okay? So, nevertheless, sa texture ng product, okay siya, wala akong masabi. Yun lang nga, medyo malagkit, medyo mapigat sa mukha, medyo lang naman, pero mabango siya. Tapos, yun nga, parang nag-oily-oily yung mukha ko pag pinahid ko to, okay? So, yun lang. Ayun po siya, okay? So, ngayon, dadako na po tayo sa category number 4. So, ano ba yung mga na-experience ko after using this for almost 2 weeks na, okay? Kasi nga, ang konti lang niya at halos paubos na talaga siya, as in konting-konti na lang, okay? So, for me, kung tatanungin nyo ba ako, totoo bang nakakaputi? Kasi nga, yung kiniklaim niya dito, sabi niya nakaka-smooth, nakaka-soft, nakakatanggal ng blemish at ng dark spots, okay? So, kung tatanungin niyo ba kung nakakatanggal siya ng dark spots, for me, I don't think so. Kasi wala naman ako napansin na natanggal yung dark spots po. Dark spots ko kung meron man. At nakakatanggal siya ng blemishes, I really don't think so na nakakatanggal siya ng blemishes, okay? But, tatanungin niyo ba kung nakaka-soften ba siya ng mukha? Yes. Nakaka-soften siya ng mukha, nakakapag-smoothen siya ng mukha, nakakapag-moisturize siya ng mukha, at higit sa lahat kung tatanungin niyo ba ako, which is yung kiniklaim niya, is nakakaputi ba talaga to ng mukha? For me, I would say 100% yes. Nakakaputi siya ng mukha kasi doon pa lang sa 1 week na paggamit ko, meron na akong nakitang pagputi, okay? Take note ha, once a day ko lang siya ginagamit, pero yung recommendation ni Kojisan dito sa likod is for best result, use this twice a day. Pero ako, ginagamit ko lang siya once a day kasi nga, ang konti lang niya, 22 grams, diba? Pero dun sa once a day na yon, dun sa 1 week, after kung bago ako matulog, tsaka ako siya pinapahid bago ako matulog. And then, kinabukasan, kapag naligo ako or naghilamos ako, doon ka na talaga makikita yung pinaka-effect niya na talagang meron akong nakitang kahit papano na significant change doon sa 1 week na yon, okay? Nakakaputi talaga siya ng mukha. Truly, truly, true lalo, okay? So, nakakapag-soften siya ng mukha. Yes, napansin ko din yon kasi nung pagkatapos ko maligo kinabukasan, talagang napansin ko, very soft talaga yung mukha ko. Very smooth, very moisturized po talaga, okay? So, but kung tatanungin niyo ako again, the dark spots and the blemishes, and parang wala akong napansin na natanggal yung dark spots ko at yung blemishes ko. But nevertheless, yung pinaka-major na factor nga niya is kung nakakaputi ba talaga siya, which is na-achieve ko, okay? Which is na-achieve ko yon at nagkaroon naman po talaga ng pag-lighten ng aking face, okay? So, pwede ito sa mga may maiitim na leeg at gusto nyong maging pantay. Pwede po ito. Highly recommendable. It's mabilis po siyang makapagpaputi. Kasi nga, di ba, kasasabi ko nga sa inyo, doon sa 1 week na yon meron na akong nakitang pagputi. What more pa kaya kung tinuloy-tuloy nyo itong Kojisan Skin Lightening Face Cream with SPF 15. So, hindi lang siya pampaputi. At the same time, meron na rin siyang pang-protect sa skin. But advice ko sa inyo, ito, tips lang naman to at advice. Kung gagamit kayo niya ito, mas prefer ko
na gamitin niyo siya sa gabi bago kayo matulog. Huwag po kayo gagamit niya ito kung maglalabas kayo ng bahay, magtatrabaho kayo, papasok kayo ng school. Kasi sobrang lagkit niya sa mukha, very uncomfortable, mabigat siya sa mukha, nakakamantika ng mukha. Basta, sobrang lagkit talaga. So, this is for me, magagamit siya. Tips ha, advice ko lang to. Sa gabi, mas maganda. Before you sleep, bago kayo matulog, magpahid kayo nito. Mag-facial toner muna kayo. And then facial toner, after facial toner, magpahid kayo nito ng Koji Sun Skin Lightening. And hayaan nyo lang siyang ibabad magdamag. Okay? And then kinabukasan, pwede kayo maghilamos or maligo. Doon nyo na po makikita yung effect ng pagputi. Okay? So, yun naman po. Sana po nagustuhan nyo itong video na to. Kung tatanungin nyo ba ako, is this highly recommendable? Yes, for me, this is highly recommendable. Yun lang nga, medyo nakakabutas siya ng bulsa. Kasi hindi ko talaga gusto yung kanyang price, which is 81 pesos. Hello, for the 22 grams. Parang, oh my God. So yun naman po, sana nagustuhan nyo itong video na to. Kung if you have any comment or question or violent reaction regarding to this video, you are feel free to comment down below. Kung may mga request kayo, mag-comment lang po kayo at sasagutin ko po yan sa abot ng aking makakaya. And if you find this video helpful and if you like this video, just like it and then share nyo na rin po ito sa inyong mga social media account like Twitter, Facebook, Instagram. And lagi ko uulitin sa mga di pa nakakapag-subscribe, please do consider my channel to subscribe and don't forget to click the notification bell para i-update kayo yung YouTube sa mga further, sa mga future na video na i-upload ko pa. Okay, so yun naman po. Again, this is Lincoln Aserio. Till the next product review. So, bye!